Narito na ang PTV Balita Ngayon. Lubog pa din sa bahang ilang bahagi ng Bulacan dahil sa ulan na dulot ng habagat. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. May report si Bien Manalo. Bien? Naomi, dahil nga sa paghagupit ng southwest monsoon o hanging habagat na pinalakas pa ng Super Typhoon Karina, ilang kalsada sa Metro Manila at maging sa mga karating probinsya ang nalubog sa baha. Binaha nga ang maraming lugar sa Bulacan, partikular na rito sa Giginto. Hindi pa rin humuhupa ang mataas na baha sa ilang kalsada sa bayan. Hanggang bewang pa rin ang baha sa Giginto Central School. Nalubog din sa baha ang Parish of St. Ildefonso of Toledo. Ayon sa mga residente, ito ang unang beses na matinding binaha ang simbahan dahil na rin sa pag-apaw ng tubig sa Giginto River. Samantala, bahagya namang bumaba ang baha sa kahabaan ng MacArthur Highway sa bahagi ng Giginto, Bulacan. Ayon sa PAGASA, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Karina bandang 6:20 kaninang umaga. Pero asahan pa rin daw ang moderate to heavy rain sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Metro Manila. Naomi, andito kami ngayon sa Barangay Poblasyon sa Giginto, Bulacan. At ako makikita mo sa aking kinatatayuan ay hanggang binti pa ang tubig. Pero pag pumunta ka na doon sa may gitna ay hanggang tuhod bewang na ang baha. Pero ayon sa mga residente, hindi ito ang unang beses na binaha rito sa lugar. Katunayan, kapag high tide ay tumataas rin ang tubig dito. Samantala, update naman tayo sa lagay ng panahon. Sa ngayon ay nakararanas ng maaliwalas na panahon dito sa Giginto, Bulacan, pero may pabugso-bugso pa rin mga pag-ulan. At yan ang update. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bien Manalo. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng habagat at bagyong Karina. Sa isinagawang briefing, inatasan ng Pangulo ang Department of Health na mag-deploy ng mga doktor at health worker sa mga evacuation center. Ayon sa Pangulo, mahalaga na maihatid ang serbisyong medikal, partikular na sa mga bata at senior citizen na naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay nito, inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na magsumite ng mas detalyadong assessment sa mga apektadong lugar. The next part of this is going to be healthcare. Kuminsan nakakalimutan yan eh. But those in the evacuated areas will need to, kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. The long-term problem usually pagka may ganito is gamot. So that's another thing we have to prepare with, na may gamot. But the medicines I'm talking about are the obvious ones. Pagka nalagnat, but the other medicines are the maintenance medicines ng mga senior kasi nahiwalay sila dun sa kanilang supplies. Nagbigay na rin ng tulong ang Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Karina at habagat. Sa ulat ng U.S. Embassy sa Maynila, 700 emergency shelter ang ipinagkaloob ng USAID at International Organization for Migration sa mga binahang lugar sa Maguindanao del Sur at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng embahada sa pamamagitan o sa pamahalaan para maipabot ang tulong sa mga binahang residente. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.